Hello po, Molgan po muli sa ating YouTube channel. Ako po nga po muli, si Butter Jerk. Bigit sa PSA. I-share sa inyo yung tungkol sa experience ko sa pagbablog. Bali, eto, as of now, 2023, ganun pa rin naman. Hindi naman ako monetized pa. At hindi rin naman ako ganun ka sikat. Bali, share ko lang sa inyo yung naging experience ko sa pagbablog na the marami sa mga small YouTube channel na na-encounter to. So, naranasan ko rin siya. Kasi ako, nag-start ako umpisa mag film editing o mag-vlog, mag-video nung way back 2019. So, bali, nasubukan kong kung ano mga ina-uploads ko na tungkol sa akin, sa family ko, tapos Maraming style yung mga iba't ibang editing na akong ginawa, tapos kusan-saan pa yung mga places, tapos sobrang hirap din ng mga ginagawa kong para lang mapaganda siya, pero yung resulta is laging zero. So alam ko, nararanasan yun ng bawat isa sa inyo. Alam ko rin naman na hindi lang ako nakaka-experience nun. At saka, yun nga, 2019, 2020, halos wala akong ginawa, 2021, paunti-unti, tapos noong 2022, ni-start ko yung naglakad ako ng ating passport na sumablay. So, may video ko noon ito. Andi dito, makikita nyo dito. Tapos ito rin yung isang video ko na kahit paano nag-viral din naman siya. Pero hindi naman siya, as in super viral. Kumbaga parang nagkaroon lang ng, na-notice lang ni YouTube. So, ano yung gusto kong i-share sa inyo sa ngayon sa video na ito? Gusto ko sana i-share sa inyo, so bilang isang YouTube channel na nag-umpisa na katulad ko, ang mabibigay ko sa inyong tips para hindi kayo kagad ma-stress out at ma-burn out, huwag muna yung tungkol sa iyo. Alam mo ba yun, yung kung mag-iisip ka ng niche mo, titingin ka sa YouTube search engine at iba't ibang mga videos, makikita mo yung mga successful YouTuber, magkakaroon ka na kaya ko to. Halimbawa yung mga vlogger na sila, kung TV, para lang sila naglalaro. Yung sa Billionaire's Gang, parang tropa-tropa lang. Tapos yung mga sexy-sexy na mamagaganda may mga itsura vlogger na sila Ivana, di ba? Tapos kung meron kang, kung dancer ka naman, sila Ria, sila Ransom Miana. So, marami. Makikita nyo sila ng mga successful. So, mag-unbox, yung mga unbox diaries, mga ganun. So, bali, ikaw as a viewer, makikita mo, kaya ko to. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng sarili mo. Diba? So, after mo gawin, maganda yung content mo, maganda yung ideas mo. Sobrang eksakto lahat ng mga nagagawa ko. Pero, ang nangyari, parang baliwala din. Hindi ganun siya, parang napansin mo, parang nagawa mo siya the best pa sa mga iba't ibang videos, pero pagdating naman sa'yo, parang zero pa rin. Anong problema? So, si algorithm pala, hindi rin ang basta ang ano ni algorithm. Bari, kailangan mo siyang, kung magbibigay ka sa kanya, kailangan yung value. Yung value ng na ibibigay mo dun sa viewers. Hindi yung basta-basta lang na magbibigay ka sa kanila ng isang video na tungkol sa buhay mo. Kasi sino ka ba naman? Diba? Hindi ka naman ganun sikat. Tapos, i-share mo na kagad kung this is my place, this is my ganito-ganun. Tapos sabay, ganito paano magluto, ganito paano sumayaw, ganito ang ginagawa namin, ito ako, nasaan ako, etc. So, take note. It's not all about you. Ang importante, number one, ito na. When it comes in vlogging, you have to study first. And then search mo yung bagay at kailangan mong maintindihan yung cycle ng mundo. Kailangan mong maibigay sa yung value. Yun, binigay ko na. Hindi, kailangan mong maibigay yung value ng video mo na pinapanood ng viewers mo. For example, kung mapupunta ka sa isang niche na patungkol sa informative, so you have to research kung ano-ano yung mga issues ng mga Pilipino or kahit sa ibang bansa
when it comes sa documents. So, pag nakita mo yung mga issues yun, i-research mo yun, aralin mo yun. Then, ibigay mo yung sa kanila, yung value, yung magiging, ano yung mapapala nila doon sa video mo na pinanood mo. Hindi yung ikinuwento mo lang, kailangan mong muna siyang pag-aralan ng gusto. So, for example, sa papupunta ka naman sa luto, o ganun din. Pagka sa luto, kailangan mo rin may ipakita sa kanila yung ano yun naman yung kakaiba. Hindi yung pinakita mo na ganito si adobo, si lechon, si prito, si ganito ganun. Marami nga nakakagawa nun eh. Kaya di ba pansin mo, di ba vlogger, ang ginagawa, nagluluto sila sa bato. Kailangan mo ma-add yung kailangan mo may add yung kakaiba sa ano ba to? May bigay mo yung kakaibang dating ng content mo. May ipakita mo na hindi naman kailangan na ano ha, yung magluluto ka ng or parang ganoon, 'di ba? Magluluto ka doon, kita mo yung ibang video na parang nagdadabog-dabog, ay mga ganoon kakaiba. So make kailangan mo mag-isip out of the box. Kailangan mong mag-isip na out of the box and kailangan ito yung parang viral na yung psychological yung society, yung kailangan aralin mo yung psychology of humanity. Kumbaga parang iaano mo yung attitudes nila, yung perspectives nila, i-add mo lahat yun dun sa content mo. And then after that, ibigay mo lahat ng mga issues or mga cons, tapos then bigay mo yung pros. Ano yun? Ibigay mo yung mga para mga problema, i-clickbait mo sila dun sa problema and then ibigay mo yung value, yung result, kung ano yung maaaring nila mapala dun sa content na pinapanood mo. And then, ganun din, isa-search mo rin yun. Hindi rin yung basta-basta mag-upload ka ng patungkol sa iyo. Kasi ako, bakit ko ito sinishare sa inyo kasi, yun nga, diba, 2019, to 2020 to 2021 hanggang 2022 wala as in right now anong ang subscribers ko is 492. So hindi ako ganun bilis umangat, pero napansin ko lang mula nung inaral ko yung YouTube, inaral ko rin yung konti kata paano yung algorithm, paano yung cycle. Nagkaroon ako ng good news. Ito yung i-share ko sa inyo. So, without from 2019 to 2022, hindi ako pinapansin. Pero nung 2023, nagkaroon ako ng konti pag-aaral, sinama ko lahat ng mga napag-aaralan ko na share ko sa inyo. Alam mo ba guys, nagkaroon ako ng 50,000 views. Tapos yung watch hour ko, continuous siya. Kahit paano, right now, ang subscriber ko is, di ba, 490. Tapos yung watchers ko, organic ha, 351. So, organically na nag-gain ko siya ng hindi ako basta-basta pumupasok dun sa mga ginagawang sub-to-sub, mga live streaming. Although, makakakuha ka naman talaga siya kasi hindi ko naman pinagkakailan na pumapasok ako ganun. Pero hindi mo rin siya magiging consistent kasi at hindi rin siya ganun ka-organic dahil yung viewers na makukuha mo doon o kaya subscriber, after mo mag-upload ng mga bago mong videos, hindi yan sila manonood sa'yo. Hindi ka nila panonoodin kasi hindi mo naman sila nakuha as your community. Kumbaga parang hindi mo sila na-gain dahil sa videos mo. Hindi ka, wala kang relationship sa kanya kasi yung values na sinasabi ko, pag kung sinubscribe ka ng isang viewers, nagkakaroon kayo ng connection. Kumbaga, parang nagustuhan ka niya. So, yung isang example. So, yun. Sana, may nakayamin na kuha kayo na ako, from 2019 to 2023, walang nangyari. Hanggang ngayon naman, pero thankful ako kasi kahit paano, ninanonood continuously. So, pinag-aaralan ko ng pinag-aaralan. So, pag mag-vlog kayo, kung mag-start ka ng YouTube channel mo, ikaw na nakakapanood nito, nag-aspire ka. Huwag mo muna kagad isipin yung pera. Huwag mo muna isipin yung nakaya mo. Huwag mo muna isipin na may resources ka. Kasi kahit gaano pa meron ka resources, pero kung hindi ka sikat, hindi ka panonood. Kailangan mo maibigay yung value ng content mo. Hindi yung tungkol sa'yo, kundi tungkol dun sa manonood.
na meron kayong natutunan. At please don't forget to like and share tong video. At subscribe din kung gusto mo, kung meron kang medyo naiintindihan. So, susubukan ko sa mga susunod kong uploads na mga lalagay ko. Eh, mag-guide ako nung kahit papano doon sa mga small YouTuber na katulad ko na medyo hirap. Pero ako naman din, hindi pa rin successful. Pero, sabay-sabay tayo. So, maraming salamat. Welcome po sa akin.